Trihim na mayaman. Kabanata 190. Si Tian Qing at ang mga guest chamberlain ng pamilya Bai ay naging abo sa pamamagitan ng sword strike na ito. Hindi na makita sa hangin ang kanilang mga figure. Natahimik ang buong lugar, kung ito man ay ang deity stage warrior na si Yang Zan o ang grupo ni Yang. Mga mandirigma ng pamilya, lahat sila ay tulala habang pinapanood ang eksenang ito. Maging si Yang Shuang, na may pambihirang kumpiyansa kay Alexander Yang, ay hindi umasa sa dalawang tao na kahit ang kanyang ama ay hindi makakalaban ay hindi man lang makayanan ang isang casual na welga ni Alexander Yang. Ito. Sandaling nawala ng salita si Yang Zan. Ang pamilyang Tian ay nasa bahay sa tabi ng Yang pamilya. Si Tian Qing ay nakipag-away sa kanya ng hayagan at palihim sa loob ng maraming taon. Hindi niya akalain na malilipol siya nitong binatang kaharap niya ngayon. Too strong. As expected of Alexander Yang. Tumingin si Yang Shuang sa figure sa langit na may paghanga sa kanyang mga mata. Ang batang henerasyon ng Yang. Puno rin ng excitement ang pamilya. Tanging ang nakatatandang henerasyon lamang ang may malungkot na ekspresyon. Walang kagalakan sa tagumpay. Dahan-da ang bumaba mula sa langit si Alexander Yang. Tumingin siya kay Yang Yushan at walang pakialam na sinabi, napatay na silang dalawa. Natupad ko na ang ipinangako ko sa iyo. Oo. Nakaharap kay Alexander Yang Yang Yushan, siya ay talagang nawala ng salita. Hindi siya mukhang bumalik mula sa kagubatan. Sa oras na iyon, naisip niya na si Alexander Yang ay isang ordinaryong mandirigma ng deity stage. Ngayon, ang isang yumaong deity stage warrior ay hindi na makatiis kahit isang strike mula kay Alexander Yang. Talagang hindi siya naglakas loob na isipin kung gaano kalakas si Alexander Yang. Young Master Alexander, mangyaring humakbang at magsalita. Tumingin si Yang Zan kay Alexander Yang at sinabi sa mahinang boses. Nang makita niyang tumango si Alexander Yang, agad siyang lumingon sa ibang mga tao ng Yang pamilya at sinabing, lahat kayo, umatras at gawin ang kailangan ninyong gawin. Oo, bilang nag-iisang eksperto ng deity stage sa pamilya, Yang. Si Zan ay sikat na sikat kay Yang pamilya, ang mga miyembro ng Yang. Hindi siya nilinggan ng pamilya, ngunit tumalikod at umalis. Dinala ni Yang Zan si Alexander Yang sa sala. Lumuhad siya sa harap ni Alexander Yang at sinabing, "Paki-save ang aking Yang pamilya, Young Master Alexander." Alam ni Yang Zan na ang balita ng pagpatay ni Alexander Yang sa panauhing ministro ng Bai family ay kakalat sa madaling panahon. Kung ang Bai family ay nagpapadala ng mga tao, ito ay ganap na imposible para kay Yang pamilyang takasan. Kumunot ang noo ni Alexander Yang. Natural na alam niya ang tungkol kay Yang. Ang pag-aalala ni Zan, ngunit pumunta siya rito para magtanim. Ang Yang, masyadong mahina ang lakas ng pamilya. Imposibleng manatili siya kay Yang pamilya sa lahat ng oras upang protektahan sila. At saka, Yang, baka nagkamali si Zan. Nag-iisa lang siya at hindi nagmula sa isang malaking pamilya. Kung nagpadala ng Bai family ng isang eksperto, hindi niya sila mapipigilan. Chief Yang, baka mali ang pagkakaintindi mo. Isa lang akong rogue cultivator, at hindi ako katapat ng Bai family. Umiling si Alexander Yang at sinabing, talagang guest elder ang lalaking iyon ng Bai family. Pero nakapasok lang siya dahil may senior brother siya na guest elder ng Bai family. Hindi pupunta ang Bai family para guluhin ang Yang family for him. They are nag-aalala lang sa senior niyang kapatid. Yang. Tumingin si Zan kay Alexander Yang at sinabi sa mahinang boses. Gaano kalakas ang kanyang kuya? Tanong ni Alexander Yang. Siya ay isang guest elder ng Bai family. Dapat ay nasa human immortal realm siya. Yang. Sabi ni Zan na walang kasiguraduhan. Ang pamilya Bai ay isang maharlikang pamilya, at ang kanilang Yang
Hindi makapasok ang pamilya sa mga mata ng Bai family. I'll stay in the Yang family for a month. After a month, aalis na ko. Sabi ni Alexander Yang pagkatapos magmuni-muni sandali. Gamit ang Celestial Net Pill, kumpiyansa siyang makakalusot siya sa Human Immortal Realm. Baka may lakas siya para labanan ang isang ordinaryong Human Immortal. Salamat, Young Master Alexander. Yang. Bakas sa mukha ni Zon ang masayang ekspresyon. Kung ang nakatatandang kapatid ng taong iyon ay nagnanais na makaganti, tiyak na hindi niya ito magagawang kaladkarin palabas ng isang buwan. Ngayon, si Alexander Yang ang tanging pag-asa ng kanyang Yang pamilya. At saka, Yang, hindi pinaniwalaan ni Zon ang isang salita ni Alexander Yang na nagsasabi na siya ay isang buhong na magsasaka. Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang isang buhong na magsasaka sa murang edad? Tuldok, ang langit sa Kunlun Secret Realm ay hindi kasing taas ng langit sa labas ng mundo. Samantala, ang Kunwu Mountain na 10,000 kilometro ang layo mula sa bayan ng Qingyang ay matayog sa mga ulap, na tila ito ay konektado sa langit at lupa. Ang pinakamataas na kapangyarihan sa loob ng Kunlun Secret Realm ay nasa itaas ng Kunwu Mountain. Matapos ang daan-daang taon ng pag-unlad, ang apat na royal family at ang walong royal family ay matatag na namuno sa Kunlun Secret Realm. Sa loob ng Kunlun Secret Realm, walang kapangyarihan ang nang-ahas na labanan ang 12 pamilyang ito. Sa kampo ng Bai family sa Kunlun Mountains, isang nasa katanghali ang gulang na martial practitioner ang naglilinang sa kanyang silid nang biglang nabasa ang isang piraso ng jade sa kanyang mga braso. Nakakunot ang noo ng middle-aged martial practitioner habang inilalagay ang sirang jade pendant sa mesa. Pagkatapos, lumabas siya ng silid at tinungo ang bayan ng Qingyang. Tuldok, si Alexander Yang ay nanatili na kay Yang pamilya sa loob ng 7 araw. Sa sandaling ito, naayos na niya ang kanyang kalagayan sa pinakamabuting kalagayan. Sa lihim na silid, kinuha ni Alexander Yang ang Tianluo pill at inilagay ito sa kanyang bibig. Buksan! Sigaw ni Alexander Yang. Ang Tianluo pill ay sumabog sa kanyang katawan. Ang walang hanggan na purong enerhiya ay umagos sa mga limbs at buto ni Alexander Yang, sa kanyang mga laman loob at organo. Mula sa labas, ang kanyang katawan ay binalot ng hindi mabilang na Yuan Qi. Ang Supreme Dragon Book ay mabilis na umikot, hinihigop ang lahat ng purong Yuan Dixon mula sa langit at lupa. Bang! Ang multo ng isang banal na dragon ay lumitaw sa likod ni Alexander Yang. Ang hindi mabilang na Yuan Dixon ay sinipsip sa bibig ng banal na dragon. Ang multo ng banal na dragon ay naging mas matatag pagkatapos na maging invisible si Yang Dong. Isang sinaunang at walang hangganang aura ang pumuno sa buong lihim na silid. Hu! Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nirelax ni Alexander Yang ang kanyang katawan at dahan-daang tumayo. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang itim na mga mag-aaral ay parang 2 itim na butas, hindi maihahambing ang lalim. Sa sandaling ito, ang aura sa katawan ni Alexander Yang ay naging medyo hindi maarok. Bahagyang hinimok ni Alexander Yang ang tunay na diwa sa kanyang katawan. Bang! Ang tunay na diwa ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang malaking ilog. Isang tide of origin na enerhiya ang lumitaw sa kawalan. Ang tubig na ito ay bumangga sa dingding, na naging sanhi ng isang hagong na tunog habang nagsisimulang manginig ang lihim na silid. Kahit na ang lihim na silid ng Yang pamilya, na kung saan ay suportado ng isang array formation, hindi makatiis Alexander Yang tunay na kakanyahan. Sa wakas ay narating na natin ang half-step Human Immortal Realm. Gaya ng inaasahan sa Kunlun Mystic Realm, ang enerhiyang pinagmula ng langit at lupa ay higit na sagana kaysa sa labas ng mundo. Noong una, binalak niyang maghintay hanggang sa umakyat siya sa Human Immortal Realm para gamitin ang Celestial Net Pill. Gayunpaman, hindi niya alam kung kailan darating ang isang malakas na kalaban.
Ngayong nagamit na niya ito, pero nadagdagan lang niya ng kaunti ang kanyang lakas. Kung mas malakas ang kanyang lakas, mas mararanasan niya ang kapangyarihan ng Supreme Dragon Book at ng Forgetting Scripture. Sa sandaling ito, kahit na humarap siya sa isang human immortal expert, tiwala siya na kaya niyang labanan ang mga ito. Human immortal. Ito ay isang paglipat ng buhay. Nagkaroon ng intrinsic na pagkakaiba sa pagitan ng isang human immortal at isang mortal. Ang isang human immortal ay madaling mabuhay ng 300 taon. Kung hindi siya nakipag-away sa iba, hindi magiging problema sa kanya ang buhay hanggang 305 taong gulang. Matapos maabot ang immortal realm, kahit na hindi siya kumain o uminom, hindi magiging problema para sa kanya ang buhay ng ilang dekada. Habang si Alexander Yang ay humihinga sa loob at labas, ang kanyang dibdib ay kumakabog. Nagtipo ng lahat ng Yuan Dixon sa bayan ng Qingyang patungo sa lihim na silid kung saan naroon si Alexander Yang. Gamit ang lihim na silid bilang core, isang malaking Yuan Dixon funnel ang agad na nabuo. Human immortal. Itinaas ni Yang Zan ang kanyang ulo upang tingnan ang funnel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hitsura ng pagkagulat. Nakita niya ang ganitong uri ng talaan sa mga sinaunang talaan ng angkan. Ito ay malinaw na tanda ng pagpasok sa Human Immortal Realm. Hindi ko akalain na lilito ang isang batang Human Immortal. Kahit na ang mga nagpadala ng inapo ng Royal Clan ay hindi magagawa. Tila may naisip si Yang Zan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinadong ekspresyon. Abangan ang susunod na kabanata.